pupuntahan tayo ngayon doon sa may tabi ng dagat. Punta tayo doon kasi umaga ngayon dito sa UAE. Manghihingi tayo doon ng isda doon sa dalampasigan kasi mayroong nangunguha ng isda doon, mga lokal. Yung tinatawag nila yung baling sa amin. Para makalibre ka ng ulam dito, yun lang gagawin natin. Pumunta tayo doon sa mga ganyan, nangingista ng mga lokal, tapos manghingi tayo ng isda. So tingnan natin ngayon kung ilang kilo ang ibibigay nila sa atin. So tara! Andito na tayo sa dalampasigan. Ayan na, hinahatak na yung isda papunta dito sa ano, sa tabi ng dagat. Ayan sila. Tapos ang humahatak nito, ayan. Ayun yung humahatak. Yung ano, yung pick up. Hindi tao ang sa atin pag ganitong klaseng pangisda ang humahatak, tao. Pero dito ang humahatak, pick up. Yan, dalawang pick up yan magkabilaan doon. Ayun yung isa, yung puti. Ay, nahatak yan papunta sa dalampasigan yung ano, yung lambat na malaki. Andun yung lambat malaki, andun. Malapit na. Pag haon yan, ako, napakaraming dilis yan namin. Ayun. Sarik! Yan, ang galing. Lakas niyan. Ang lakas nun. Sipin mo, magkabilaan, hatakin yung lambat. Kasi sa Pilipinas, dati, nakatry ako nito nung medyo bata pa ako. Hinahatak namin yung lambat sa ano, yung hinahatak namin yung lambat, ano, magkabilaan kami, ano, 10-10 tao. Pero dito, nakita ko talagang high-tech talaga, ginagamitan nilang ano, ng truck. Kasi yung dalampasigan nila dito, sobrang laki kasi. Kaya ganun. Ito, malapit na, mga ano na lang yan. Mga, siguro mga ano lang yan, mga 100 meters. Galing doon papunta dito sa ano, sa buhangin. So hintay-hintay lang tayo kasi kailangan may ulam tayo ngayon, libre. Mga ano na lang to, mga 50 meters from the shoreline para maahaw na yung mga huli nilang isda. Yung mga isang oras pa siguro to. Ako, ang daming laman pala. Ayan, pabilog yan. Ayan, pabilog yan, papunta doon. Daming laman, no? Kaya tingnan yung ibon. Napakaraming ibon kasi, napakarami yung huli. Napakaraming huli. Grabe. Sana mabigyan tayo ng marami dito para ano, may pang-ulam na tayo isang linggo. Yan, ito yung sakyan nila.
Uwi na tayo. Ang daming binigay. Sobrang baba. Yes. Ang daming binigay. Ayan o. Naku. Ang daming binigay. Ay, salamat sa Diyos naman. May pang-ulam na tayo. Isang linggo. Tortang dilis at saka kinilaw. Pites na to. Tara. Saya-saya ko ngayong umaga na to. Dahil binigyan tayo ng binigyan tayo ni Baba. So uwi na tayo. Woohoo! Ha. Sa wakas na na-fulfill yung mission natin na manghingi ng isda. Actually, ano eh, marami pa, tatlong grupo yan sila eh. Isa lang, isang grupo lang yung pinuntahan natin kasi hindi na, isa lang si Lupin dala ko. Isa pa, sobra-sobra na ipag, nagbibigay pa yung iba. Sobrang marami na yung dala ko. Kaya okay na to. Salamat sa Diyos. Marami tayong ulam. Bukas na naman. Ito, papauwi na tayo. Tapos na. Tagumpay ang mission. Marami na tayong dalang isda. Woo! Mahigit isang oras yung paghihintay ko. At least nabigyan tayo. Ganito kaganda yung mga landscape dito sa UAE. Karamihan sa mga highway nila, kita mo yan yung mga landscape na to. Ganito, ganito yung mga usually yung mga landscape nila. Napakaganda, grabe. Yan, ayan yung mga establishment. Dati, noong first 2 months, 3 months, sarado talaga yan. Lockdown, pero ngayon open na yan. Parang wala ng COVID. Mga ano yan, mga container van, tapos ginawang business, coffee, mga pizza shop. Open yan siya. Pag gabi, open yan siya. Pero ngayong Ramadan, sarado yan. Gabi lang yan pag nag-open. Para sa akin, dapat ito yung gayahin ng ano, ng ating gobyerno sa Pilipinas. Yung mga landscape sa gitna ng daan. Kita mo yung mga tanim nila, napakaganda pagka ano, pagka-trim ng mga ano, halaman nila. Wala talaga akong masabi. Kita mo naman, ang ganda, di ba? Punta dito. Woohoo! Kita nyo yan, ang ganda. Ganyan dito sa UAE.